Ansabi yun ni Presidente Duterte sa recorded, ano niya, speech. Di na naman nakita. Ha? Mga kaibigan, di naman makapagpakita. Kailan ginawa yun, di natin alam. Ang sabi niya ho, yun daw mga kritiko, ay may mga nagsasabi na ilang beses binanggit ang pangalan ni Vice President Lenny Robredo. Kasama si Vice President Lenny Robredo. Eh, lagi raw yan talaga magko-complain, magre-reklamo. No matter what the administration does or does not do. Kahit na raw ano gawin, ha? O walang gawin. President Rodrigo Duterte said in a pre-tape speech last Monday, mga kaibigan, eh, sabi niya, di ba may sinabi siya yung pinupuna ni Vice President Lenny Robredo yung mga walang kabuluhang at walang ginagawa talaga. Ang inaantay lang nito, bakuna. Pag may yun lang gagawin nila, ba't naubos ang pondo? Wala pala silang programa kung paano nila haharapin ang pagsugpo sa pandemyang COVID-19 na yan dito sa Pilipinas. Nakakahiya sa buong mundo, hindi ba? Kung ang sasabihin mo lang pala, nagantay kayo ng bakuna. At ang tanong, bakit naubos ang kwarta? Nasaan yung pera? At sa harap ng pandemya, katakot-takot na irregularities ang nangyayari. Manila Bay, pagkatapos yung pork barrel, mga kaibigan, isipin ninyo, ha? Minamasama yun. Ultimo mga doktor nga, mga medical health workers, hindi ba sila ang nagsabi rin na hindi na namin maintindihan eh. Una, sino susundin namin, nagutos. At saka, walang malinaw eh, na direksyon. O di ba yun din ang sinabi ni nung doktor, si Dr. Liachon. Di ba? O isa naman yan eh. Ibig mo sabihin, kritiko yan. Pag nagsabi ka ng totoo, kritiko ka. Mga kaibigan. At saka, nung kayo kung punahin kayo. Bakit? Anong masama sa pagpuna? Sabihin mo muna sa amin, anong gobyerno sa mundo ang hindi pinuna? Doon sa China. Yun ang gusto nilang patakarang ipatupad dito eh. Kung ano yung ginagawa ng China sa bansa nila, sa Hong Kong, ginagawa. Ngayon ito, pinatutupad nila lahat yan. Kung ano yung gusto nilang, gustong ipatupad ng Inchik, yun ang nangyayari po dito sa Pilipinas. Sabi ni Duterte, Now people are really enjoying the reclaimed area with the white sand at least. Ano? Enjoying? Sinong people ang tinutukoy niya? Ha? Yung mga tao niya siguro. Yun ang nag-enjoy. Laking pera eh. Kinita dyan eh. Ha? At saka nakita na ba niyo yung mga kumakalat na litrato na ngayon kuha dyan sa Manila Bay. May mga kumuha. Kulay itim na ulit. Lumilitaw na ulit yung buhangin. Yung dating burak na buhangin. Dahil, ibig sabihin lamang nun, tinangay na yung mga itinambak nilang dolomite doon. There's really nothing we can do. You do it, they say something. You do it, Lenny say something. What do you want us to do? Ha? Ayan daw. Ano raw gusto natin gawin niya? Ba, kahit naman ano gusto namin gawin mo, sabihin naman namin ang tamang gawin mo.
Hindi mo naman pinakikinggan ng tao eh. Sa inchi ka nakikinig eh. Yun naman ang katotohanan eh. Di ba? Oh. Meron pa siyang sinabi eh. Yun daw, ano gusto mong gawin ko? Yung mag-spray ako ng one, sakay tayo sa aeroplano, helicopter. Mag-spray tayo ng ano, insecticide. Ba, ang laking kapilosopohan, ano? Presidente ng Pilipinas, ganun ang pananalita mo. At ang pinagsasabihan mo, babae. Eh, kaya nagtataka na ako ngayon eh. Kung bakit maraming bakla sa administrasyon ni Digong nyo eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pinalilitaw ni Digong nyo, mga kaibigan, paninira pagka pinuna mo sila. Kasi hindi nila masagot eh. So dun sila magre-resulta. Pararatangan ka. Di ba yung mga doktor, pinaratangan, nananawagan daw na revolusyon? Atat na atat eh. Gustong gusto, may manawagan na revolusyon eh. Mga kaibigan eh. Eh, sinasabi ng mga doktor, sila yung nakataya eh. Di ba? Ngayon, eh hindi ho paninira yun ni Vice President Lenny Robredo. Nagkataon, siya ang nasa posisyon para magsabi kung ano ang sentiment ng nakararaming mamamayang Pilipino ngayon. Ang inaantay nga namin, nakukulangan pa nga kami. Masyadong malambot yung mga pananalita ni Vice President Lenny Robredo, kung tutuusin ninyo. Ha? Pati mga taga-ibang bansa eh. Yan ang pinupunan nila eh. Bakit hindi nagsasalita ng yang si Vice President Lenny Robredo? Oh, ang mga tao tuloy, walang... Parang tayo dito sa radyo, maraming pwedeng magsalita, magaling. Marami yan. Kahit hindi taga-radyo yan. Maraming alam. Mga kaibigan. Pero hindi ho sila yung sinuwerte na mapunta rito sa likod ng mikropono. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero, ito mga sinasabi natin, eh siguradong ang daming ganun ang pananaw nila. At sila ay wala lamang pagkakataon na masabi. Tayo yung nasa may pagkakataong masabi ang katotohanan. Kaya yun ang hinahanap natin kay Vice President Lenny Robredo at sa lahat ng leader dito sa Pilipinas. Tignan nyo, itinuturing nila paninira pag hindi na nila masagot. Ha? Para mabaliwala yung importansya ng pagpuna. Ha? Mga kaibigan. Tsaka ang pumuna po ay karapatan ng kahit sino yan. Eh gusto nilang alisin yun, yung karapatan na yun eh. Ha? Talagang dapat nabubusisi ang issue para sa ikabubuti yan eh. Kasi pagka ang issue pinagdidibatihan, nagliliwanag yan. Halimbawa, kamukha yung issue ng pork barrel. Sa umpisa, hindi maintindihan ng tao yun. Kung ano yung pinagmula nung away sa Kongreso. Minama ni Obra pa. Yabang nung anak nito, di ba, si Paolo. Pwede niyang baguhin ang speaker kung gugustuhin niya. Di ba? Pwede. Nagagawa nila, manipulahin. Dahil anak siya ng presidente. Mga kaibigan. O, hindi ba? Ngayon, pagka nabubusisi, sumunod na araw, nabubusisi na yung issue, doon nagkakaroon ng liwanag yun sa mga tao. Ha? Mga kaibigan.
anuman ang lalim ng isang issue, pag yan na pagdebatehan yan, merong marinig mo yung both sides, yung pro and con, mga kaibigan, pag narinig mo yun, magliliwanag sa'yo yung issue. Madadigest mo, maiintindihan mo ang issue. So, ikaw ngayon na nakarinig nun at naintindihan mo, eh malalaman mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Eh ngayon kasi ang ginagawa, kailangan sarado ah. Saradong digong nyo lang kayong mga Duterte-ning. Ganun yan eh. Pinagkakakitaan nila yan eh. Kaya ako, inuulit-ulit ko, huwag kayong papatol doon sa mga, yung mga ganyan, pumapasok sa mga post. Ang gagawin mo lang dyan, delete. O kaya, at delete at saka block. Alam nyo kung bakit? Pag pumasok sa inyo yan, nagkomentaryo yan, i-screenshot nila yan. Yun ang magiging basihan nila para ipakita doon sa magbabayad sa kanila, kila Badoy, kila Moka. Di ba? O ngayon, ang sino mang administrasyon ay may tungkulin yan. Kasama yan sa tungkulin nila. Ipaliwanag ang issue. At hindi magparatang. Hindi nyo trabaho yun. Paratangan nyo yung sino-sino. Oh. Eh lumalabas kayo naninira eh. Sinisiraan nyo si Lenny Robredo eh. Pero kung sila may maisasagot, hahantong ba yan? Magre-resulta ba sila sa paninira? Hindi. Wala eh. Sukol eh. Ang gusto nila, lahat ng gagawin mo, huwag kang pupuna. Yun ang gusto nila. Oh. Mga kaibigan. Kaya ako, tatanungin nyo, naku, wala naman yung mga sinasabi ni Vice President Lenny Robredo dahil malambot yun eh. Eh kasi, disente siyang tao. Di ba? Di man siya kamukha nitong mga ito eh. Oh, nila Roque, di ba? Hindi naman siya ganyan eh. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ay, may nag-text nga sa akin, sabi, bakit ba ho kahapon eh, anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Marcos. Mukhang hindi, wala kayong sinabi. Patungkol. Ala na, sawa na ako dyan eh. Tsakaanin ko yan. Hindi naman issue yan eh. Sa akin, baliwala yan. Kay mabuti pagtingin mo sa martial law, kay masama pagtingin mo sa martial law, baliwalang pareho yun. Bakit? Mababago mo pa ba ito? Mabubuhay mo ba si Marcos? Ah, kung gusto mo siyang parusahan, mapaparusahan mo ba yung patay? Kung gusto mo naman siyang purihin, eh, baliwala rin yun. Wala na si Marcos eh. Di ba? Ang importante sa akin, eh, yung tunay na issue ngayon, laban sa Inchik, sa China, mga kaibigan, doon tayo dapat lahat manindigan. Laban sa katiwalian. Sabi ko sa nung umpisang upo ni Pangulong Duterte, inuuna mo niyo yung drugs. Alam niyo ang pinaka-priority na dapat inumpisahan ng gobyerno? Yung anti-corruption. Eh kaso, hindi naman pala sila talaga anti-corruption, kundi nag-iintay ng corruption. Na kung paano sila, sila naman ang gagawa ng corruption. Nag-aantay lang pala ng pagkakataon. Ngayon, bakit corruption? Kasi po, lahat ng kabuktutan sa gobyerno, hindi mangyayari yan kung walang corruption. Sa droga, halimbawa, yan bang droga eh? Magtatagumpay ba yan kung walang otoridad na kasali dyan?
Ha? At ang masama, baka may basbas pa yan ang mas matataas pa. Hindi lang sa law enforcement agency. Kaya may shabu, may droga. Oh, unang-una, hinuhuli niyo yung droga para kayong pumapatay ng lamok. Ha? Saan ang gagaling yung droga? Doon sa customs. Oh. Hindi ba? Kamakailan, inamin din eh, di ba? Ni digong nyo. Ano sabi niya? Eh, montik na raw niyang ali. Eh, ito raw, customs eh. Meron siya bo. Eh, talaga naman eh. Yun nga, yung hindi ginagamit yung x-ray machine, eh talagang pinalulusot yung shabu. Mga kaibigan, ako nagbalita niya sa inyo eh. Wala namang ibang impilang nagbabalita niya eh. Oh, di ba? Lalo na yung impila na wala raw kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero may kinikikilan. Oh, sa DNR lang eh. Kano kaya kinita ng mga ito? Sa Dolomite, mga kaibigan. Eh, kung tutuusin niya, wala akong pakialam. Kaya lang, kinocompromise nila eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman masama tumanggap kayo eh. Ang masama, pag ikaw tumatanggap ka, ang kapalit na, interest na ng bansa mo, ang kinocompromise mo, at interest na ng buong mamamayang Pilipino. Diyan nagiging masama ang pagtanggap ng suhol para sa akin kung ikaw ay nasa media. Hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin mo, pagdating sa Manila Bay, may papansin nyo, gumagamit na sila ng troll ngayon, di ba? Manila Bay issue. Eh, sino itong mga hayop na ito? Sino itong mga hinayupak na ito? Akalain mo, troll? Para palitawing tama yung ginawa nila, tingnan ninyo ngayon. Humulas na po, wala na. Tatambakan nyo ulit, ha? Oo. Oh. Asan ang pera? Eh, grap na yan eh. Kumibo ba yung ombudsman dyan? Ni Senado nga, walang kibo dyan eh. Mga kaibigan eh. Tingnan ninyo ang simpleng-simpleng mga walang utak ito ha. Mga gago. Lahat kayo gago. Ha? Sipin mo yung tungkol sa Dolomite, dyan na itinambak dyan sa Manila Bay. Hindi ho ang nagsasabi niyang kritiko na yan ay makakasama sa kalikasan at sa kalusugan ng tao na maging, pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao na makalanghap niyan, makainom niyan, ha? Maraming pwedeng idulot sa kanyang karamdaman yan. Ang nagsasabing masama yan, siyensya, science. Eh, ang isang bagay kasi, pag tinawag mong science, hindi sayang. Ha? Eh, yung sa kanila, sayang yun eh. Yung science, pag sinabi mong science yung Dolomite, may scientific study yan, mga kaibigan, eh yan ho, science ang tawag. Ibig sabihin, confirm. Hindi tatawaging science yan kung hindi kumpirmado. Tapos ang magsasabing, hindi masama yan, ha? Eh kamote na hindi nakatapos ni high school, hindi nakatapos sa eskwelahan ng Inchik. Ha? Si Ahan Chen. Sino ka pa? Sino pa? Sino pa? Si Mato?
si Presidente Duterte, ba't scientist ba kayo? Si Presidente Duterte, hindi scientist yan. Ano yan? Bisayantis. Bisaya salita niyan. Di ba? Oh. Sipin mo yan. Science. Pinag-aralan, tapos magsasabing wala yan, Channel 7. Yung mga announcer nila. Mga kaibigan. Oh. Hindi naman o nagsabi niya na masama yan eh. Kami. O yung mga pumupuna dyan, bumabatikos dyan. Saan sila nagbase? Lahat. Sa science. Yung sinasabi na explanation dyan. Ha? Yung scientific study na ginawa dyan. Yun ang nagsasabing masama yan. Hindi po mga kritiko. Ha? Oh. Sa Makatwid, mas magaling sila sa science. Di ba? Isin mo, troll ka lang na binabayaran ka lang ng kung magkano. Kukontray mo yung science. Mga kaibigan, oh, napakawalang hiya itong mga taong ito. Kakapal ng mukha nyo. Ha? Hindi na uso sa panahon namin yung ganyan eh. Yung buo loob na ano, sagupain ng ang sagupain ng bobo yung karunungan. Sipin mo yan. Ha? Ayan po, mga kaibigan. Ha? Kaya yung sinasabi ni Vice President Lenny Robredo, hindi po paninira yun. Kayo naninira. Kayo ang gumagawa ng paninira. Lahat na sinasabi nyo labang kay Vice President Lenny Robredo, kayo gumagawa nun eh. Sabi ko nga sa inyo nung una pa lang, hindi nyo ba alam na kayo ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Lenny Robredo? Oh, mga kaibigan. Di ba? Sira kayo ng sira. Alam mo, ang sinasabi nung tao eh, makatuwiran, makatarungan, may obligasyon din siya bukod sa hindi lang siya mamamayang Pilipino, vice president pa siya. Mga kaibigan, katunayan marami na nagawa yan nang walang tulong na nanggaling sa gobyerno. Wala man siyang pwesto. Di ba? Kundi maging spare tire lang. Oh, mga kaibigan, di ba? Binigyan ng pwesto, kunyari, para magkaroon ng dahilan, batikusin siya. Oh, di ba? Ipahiya siya. Sirain siya. Eh baka, hindi lang kasi nalalaman ng pangkaraniwang publiko. May mga bagay kasi na marami hindi alam ng publiko eh. Halimbawa, may mga natatakot ngayon, kumandidato. Mga kaibigan. Bakit? Eh, pagbabantaan ka eh. Tatakbo kang presidente. Baka murahin ka. Oh, bakit? Kasi, kita mo nga, pinasara nga yung ABS-CBN. Wala na makakakampanya. In-extend yung ano, yung itong ano, yung tawag mo rito, pandemic. In-extend nila yung state of calamity hanggang September 2021. Oh, paano kang kakampanya? Bawal. Akusahan ka nila pag nagsalita ka, sabi, oh, nakakampanya ka? Electioneering. Yan. Yan ang mga plano riyan eh. Kasi hindi sila makakalabanan ng parehas sa eleksyon. Parehas na eleksyon. Mga kaibigan, yung totohanan ng eleksyon. Hindi na nila kaya yon. Bakit? Nabigo ang tao eh. Binigo nila eh. Oh. Siyempre, ang dami nilang atraso. Baka ipawanted ng ICC yan. Mga kaibigan. Oh, kaya kailangan nila ng proteksyon. Bakit ba dumidikit sa China yan? Eh, yun ang inaasahan niya, proteksyon niya eh. Hindi proteksyon ng taong bayan. Kundi proteksyon sa sarili niya. Mga kaibigan.
walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magbati-bati muna tayo si dating aktor, ha? Si Kadjun Mariano, binabati natin. Si Director Rolly Garcia, ha? Si Canuel Binuya, si Vicky Rodrigo de Lara ng ano bang pronunciation dito, Irvine o Irvine? Irvine, California. Oh, mga kaibigan. Siyempre, si Mirna Guillermo ng Chicago at Roxanne Rankin ng Florida. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating Lapid Fire ni Percy Lapid sa YouTube channel natin, ano? Lapid Fire ni Percy Lapid. Subscribe po kayo. Libre po yun. Walang bayad po yun. Ang ating mga katropa, si Arlene at Mon Barya sa Amsterdam. Sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz. Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Si Rosita DC, Susana De Los Santos. Carmela Torres Balcos. Carol Torres Brihinyo. Kaani Flormata Saludes. Kaenyang Mina. Yula Sotelo, isang musician. Jundi Valencia, actor, musician po. Si Jun Gases sa Guam. Siya po yung dating original na vocalist ng dating Abracadabra. Walden Kihan Berry sa Guam din po. Buong pamilya niya ay mga musician. Si Eric Partosa na nanonood sa atin from Reno, Nevada. Hindi ito yung Reno, Liver Spread. Sipin mong mga gago, no? Hindi raw rehistrado. Hindi rehistrado. Kayo hindi rehistrado, ya FDA. Sipin mo, matanda pa sa inyo yung Reno. Dapat yung Reno mag-rehistro sa inyo. Si Reggie Marquez, si Vale Torres, si Honey Liwanag, ha? Nakakadirdir ka na, Dutz. Sabi niya. Si Edwin Javier. Jay Beth Ming Munoz ng United Kingdom. Yan. Bataan Pets. Si ano to? Job Agabe. Job Agabe. Ayun, mautak si anto Gloria La Torre, Nixon ng Torres at Mary Jane ng New York, USA. Dean Eklar, Alberto Puno. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Samuel Martires. Ang bayan ko'y punong-puno ng yabang.
kailangan pang iwanan. Ingat at anong sarap mabuhay ng